Oh guys, hello, tag me. Ang nangyari doon, mission failed. Ulitin, ulitin. Good morning guys. Ngayong araw ay gagawin naman natin ang comm shop. Oh guys, hello, tag me. Now, we gotta go to Papa and the one who's going to sit. Now, we will buy a little robot. Now, we're going to call it a day. Second, guys. Look, guys, we're going to call it a day. We're sitting in Papa and the Pasensya na sa interruption guys, may sumingit na isang vlogger din. So guys, itong ibang mga materials na ginagamit ko ay mga retaso lang naman, mga tira-tira nung nagpa-renovate kami. So ngayon guys, sinuputol ko ito para magiging base ng table, para kahit walang paa, matibay na rin ang kinalabasan. Ito naman ang mga plywood na sobra na gagawing table. Ngayon guys, pupunta ako sa hardware na malapit sa amin para bumili ng materyales. Plywood at metal studs. Ito na yung mga materyales na kailangan ko. Dahil marami pa akong sobra na mga rivets at mga gypsum screw. Kaya ito lang yung mga binili ko. At kapag may mga kulang, dun ako magdadagdag. So yun na nga guys, agad-agad namin sinimulan habang nandito pa yung aking pinsan. Pinag-enjoy ko muna siyang maglaro para kinabukasan tutulungan niya ako para maumpisahan ko na ang shop bago pa siya pumunta na Manila kinabukasan. Wala na pala yung pangugot niyan. Wala. Nakaano man niya, nakatali niya siya. Oo nga, wala gihapon. Ay, andito pala oh. Tumatanda na nga talaga tayo guys. Ako na mismo ang nagtali yung panghugot ng barena para madaling matanggal yung mga drill bit dun mismo sa cord ng barena. Buti na lang, naisip ko rin yun noon. Kaya ngayon madali kong nahanap. Eto guys, sinimulan na namin ikabit ang base para kumapit ito sa floor tiles. Yung nga pala guys, first time ko po itong gawin, yung gagawa ng division gamit ang mga metal studs. Mahilig lang talaga ako sa mga DIY para makalas ng mga labor. Wala naman talaga tayong pera para magtayo ng comm shop. Na-inspired na rin talaga ako, trending ngayon katulad ni Juanina Yalo. So ayun guys, medyo nahirapan ako dito sa paggamit ng drill bit. Kahit anong gawin ko, hindi na kayang i-penetrate ng drill bit ang semento. Pala, natanggal na yung pinakadulo ng drill bit. Kaya ayun guys, napilitan akong bumili ng bago. Ayan guys, ala Spider-Man naman tayo. Wala kasi talaga akong hagdan, kaya ginamit ko yung gate para maabot ko yung sa taas. Dito naman guys, ginamit ko lang sukat ng plywood para malaman ko kung gaano kataas ang ilalagay kong metal stud sa taas. Eto, leveler lang ang ginamit ko para pumantay sa kabila. Dapat nga ang ginagamit dito para accurate is yung leveling hose, yung may tubig sa loob. Kaso wala akong ganun eh, ayaw ko nang gumastos. Siyempre di pwedeng ako lang yung umaakyat. Malamang pinaakyat ko rin yung aking pinsan.
Ayun guys, mababa na rin ang mga natrabaho namin. Di ko na nakuna ng video dahil nalobat yung aking cellphone. Kung mapapansin nyo guys, mayroong butas sa taas. Diyan ko kasi lalagyan ng bintana para may makakapasok na hangin at maging maliwalas ang loob ng comm shop. Ayan guys, nagutom ang aking pinsan dahil nakalimutan kong bumili ng merienda. Kaya ayun, kape na lang. Hindi, pangit yung pagkalagayan nila. Ito na naman isa kong problema guys. Bumigay na rin yung aking panghigpit ng blind rebates. Kaya ayun, napilitan akong bumili ng bago. I-stop mo daw yun. Okay. So guys, ito naman yung bintana na gagamitin ko. Retaso lang rin ito. Yung time na nagpa-renovate kami dito sa bahay. Pinutol ko lang ito para sakto doon sa bintana na paglalagyan ko. Inabutan na nga kami ng gabi guys, kaya ayun, sinukat na namin para makuha yung sentro at maikabit na yung bintana. So ayun guys, ako na lang mag-isa. Lumipad na kasi yung pinsan ko papunta Manila, kaya mag-isa na lang ako nagtatrabaho dito. Total, konti na lang yung gagawin dito. Salamat sa pinsan ko, malaking tulong yung ginawa niya sa akin. Kahit papano, nabawasan yung pinakamalaking trabaho sa pagtayo ng comm shop ko. So guys, hanggang dito na lang ating video. Salamat sa panonood guys. Sakto dumating na rin yung si Commander. Kaya guys, paalam.